Napakaraming nagtatanong nito kung uuwi pa rin daw ba ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Hindi daw kasi nila mabuksan ang kanilang DMW mobile app. Ito siguro yung mga OFW na galing sa bakasyon at babalik na ngayon sa ibang bansa kung saan sila nagtatrabaho. Ang sagot guys ay yes, uuwi pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Dahil still under app maintenance pa rin ang DMW mobile app as of December 23, 2023. At huwag kayong mag-alala guys, dahil kung bigla man ipatupad na maging okay na ang OFW pass, ay hindi naman basta-basta ipagbabawal ang UEC. Kaya wala kayong dapat ipag-alala as long as may UEC or UEC exemption kayo. At gaya nga ng lagi nating sinasabi, just in case man mayroong problema sa inyong UEC or POA record or hindi nyo mabuksan ang inyong PAPSBAM account or sa pag-a-acquire ng UEC exemption, ay mayroon tayong pwedeng lapitan na POA desk sa loob ng NAIA na bukas 24/7 or 24 oras. Tungkol naman guys, doon sa nabanggit ko ng mga hinanapan ng OFW pa sa immigration kahit may dala na silang UEC, ang sagot doon guys ay iilan lang ang mga OFW na nag-share at hinanapan ng OFW pass. Dahil chinek lang ng immigration officer kung tugma yung ERN o yung e-registration number nila sa PAPSBAM at sa kanilang OFW pass. At lahat naman sila guys ay nakaalis. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Paglilinaw lang din sa mga nag-aalala na ang ERN or ang e-registration number ay magkaiba sa UEC number. Ang ERN ay makikita nyo sa inyong PAPSBAM account sa bungad lang ng inyong PAPSBAM account kapag nag-login kayo. At sa inyong OFW pass na dapat magkatugmayan guys. Iba din yung UEC number na makikita nyo sa inyong UEC or Overseas Employment Certificate. So lilinawin natin guys na ang ERN or e-registration number ay iba sa UEC number. Kaya sa mga nag-aalala na hindi daw ito tugma, ay wala yung problema guys dahil hindi naman yan ang tinitingnan ng immigration officer. What I mean guys, hindi yan yung tinitingnan ng immigration officer sa mga OFW na hinanapan ng OFW pass. Dahil ang tinitingnan sa kanila is yung ERN or e-registration number na nakalagay sa kanilang PAPSBAM account at sa OFW pass kung tugma ba ito. Kaya guys, uulitin natin na UEC or UEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ito ang mga kompletong requirements na kailangan nyo dalhin kapag babalik na kayo sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. At ito naman ang kompletong requirements na kailangan nyo dalhin kapag pabalik kayo sa ibang bansa as documented OFW. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 4, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 5, ang inyong visa. Kapag naman nasa United Arab Emirates kayo guys or nandito sa UAE, ang visa natin dito or ang ipapakita nyo sa immigration is ang Emirates ID na natin dahil yan na ang nagsisilbing visa natin sa buong UAE. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, kahit hindi man hinahanap sa immigration ng OWA membership, ay lagi ko pa rin sinasama ito sa mga requirements dahil nga dapat lagi tayong active member ng OWA. Dahil protection natin ito mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So, kailangan nyo lang mag-renew ng OWA membership kada 2 taon dahil 2 years ang validity ng OWA membership nating mga OFW. Sa mga hindi naman marunong mag-register sa e-travel, ay ilalagay ko yung video tutorial ko sa description ng video na ito, pati yung legit website link at iba pa mga useful link na makakatulong sa inyo. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga update sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!